So guys, meron tayong dumating na package ngayon and pakita ko sa inyo kung ano yun. So isa to sana sasagot sa problema ko. So, na natin. So ito mga boss, no, bolt controller or bolt stabilizer. Comment down below kung tama po yung pagkakaintindi ko dito sa gamit na to. Is parang ire-regulate niya yung kuryente sa flow ng kuryente sa sasakyan. So, ayan lang po ang pagkakaintindi ko dito. Comment down below kung tama po yung pagkakasabi ko or pagkakaintindi ko. So, yun, bolt controller and saan ba to nilalagay? So, may nakalagay dito, power up, basically sounds, ilaw, power, sounds, ilaw. So, natin na lang video quality, ayan, increase torque response and power stability, increase headlight brightness, improve fuel economy, improve battery life. So yun, pagkakaintindi ko talaga, nag-i-stable lang siya ng kuryente sa sasakyan, hindi siya nag-overcharge, hindi siya para mag-low power. So comment down below kung tama yung pagkakaintindi ko. But anyways, ayan, i-check po natin kung, well, ano ba yung mga kasama nito? Kakarating lang nito and na-unwrap na ng tatay ko. So, tanggalin ko muna po sa pagkakalagay dito sa box kasi may mga tornilyo siya and everything. So, wait nyo lang guys. So, okay. Ito yung mga kasama niya. So, may ground, wire ground. So, sa ground to, battery connection. Doon i-connect. And instruction. Wow. Ayun, akala ko Chinese or Japanese ba to? Buti na may English. So, yon. Instruction. Simple lang po na instruction niya. Parang konekta mo yung positive sa positive, the negative sa negative. Boom. Yon. Although may mga nakasulat pa guys. And meron siyang yung pambalot, yung cover ng mga wire. And then isang dapat na pira, isang damakmak na tie wire. Ayan. Ito, ano to? Ah, okay. Ito yung sa mga wire sa dulo. And then meron din ganito. So, alam ko guys, ito kasi pang sa hood to, kung di ako nagkakamali. Parang pag binuksan mo yung hood mo guys, yung hood nyo is doon lang to bubukas. Itong, para makita nyo yung voltage or kung ano man yung features nito. So basically, yun lang naman, makikita nyo yung voltahe nya. Kung full charge ba o low, but so, okay, may cover na ganito. So red is for positive, black is for negative. And yun. Okay, yung wire na yun para dito sa likod. So yun, yun yung parts. Yun yung mga kasama dun sa D1 specs battery stabilizer or kung ano man po ang tawag nyo dun. Tapos hindi ko pa siya po makakabit kasi nga yung Lancer natin is may problema sa starter, which is for the second time, ayun na naman yung problema ko is yung starter. Chinarge ko na yung battery. I mean, chinarge ko na yung battery, chinek ko pa yung voltage na. So, full charge siya bale. And di naman siya low bat. Pero, wala na naman, ano, lagitik lang. Pag ino-on nyo, lagitik lang. So, hindi siya, ano eh, hindi siya alternator, kasi yung alternator, di ba, pagka napatakbo mo na yung sasakyan, yung voltmeter ko ang reading niya is 13.6, minsan 13.8 pa nga, which is good yon. So ibig sabihin nagcha-charge siya, pero yun pa rin, kailangan ko pa rin pa-check yung dalawa na yon, yung starter and yung alternator. Pero sa kutub ko talaga, and then sa pinapakita nung sasakyan ngayon sa akin, is piling ko talaga yung starter. And
kakagastos ko lang ng 3,000 doon para sa bagong starter kasi nasunog lahat, pati panloob. So sana, ano lang ang sira, carbon, mapakamura lang nun, pero di ko alam kung baka pati starter na. So, okay guys. Sinatry kong i-charge tong battery dito. Dito sa charger. Problema, ayan, 100%. And hindi ko alam kung magkakarang to. So, yan ang problema natin dyan. Yan ang issue ko lagi. So, wala talaga. So, share ko lang guys, no, itong issue ko dito sa kotse ko lagi is yung starter. So, dalawa lang. It's either, ayun nga, lagi niya nasusunog. And then, hard starting. So, di ko alam kung bakit ganun yung cause, pero magse-second opinion na ako dun sa mekaniko ko kung bakit ganun yung nangyayari. And kapapalit ko lang ng buong starter na na-upload ko na yung last video na nagpalit ako. Halos lahat pinalitan. Lahat talaga, palit na pala. Tapos ngayon, eto, ganito yung nangyayari sa kanya na hindi ko malaman kung bakit. Hard start. So yun guys, update ko kayo regarding dito sa issue ng kotse. Sana maayos na, sana maging okay na kasi napakahirap. Hindi ko siya magamit. And sayang naman ano kung mababayaan ko lang siyang ganun. So anong problema niyan? Starter talaga. Test natin yung battery mo kung okay ba? Sige nga. Patay mo lang. 3 ha? Ayun na. Boss! Moving lang ang video sa TV na. Ah! Wala na. 5-5-3 ano ba? Para saan yun? Para malaman natin kung okay pa ba talaga. Eh, standard niya yan, 553 CCA. Pag dip lang, kasi wala naman 3G2. 555. Tapos? Gusto niya. Ayos oh. Deep battery pa eh. Oh, sabi ko nga sa inyo eh. Ayos pa yung battery. Bago pa nga lang yan, buwan pa lang yan. Testing mo daw, start mo lang. Oh, wala na, di na under to. Tsura ko under to. Pre, under to pre. Takot to sa inyo eh. Takot to sa inyo. Ana, start ka? So mga paps, ayan yung kotse ng tropa natin. Ito din yung ano ko. So tignan nyo na may wiring, grabe. Hindi na yung original yung gamit, lahat rekta, lahat top, sobrang baboy ng pagka-wiring. Sa ngayon, ito pa lang ang kotse nakikita ko na sobrang baboy yung wiring. Sobra talaga. As in, napaka-baboy ng wiring. And then doon pa sa kabila, ayan yung aircon niya, rekta. See, rekta lahat. So, ayun, ang pinakamatinding ano dito, yung wiring. So, pag bibili kayo ng second hand na sasakyan, lagi nyo check yung wiring kung nagalaw na ba or nagbaboy na ba. Ito, napatindi. So, ayan mga paps, ito, ayun yung kotse ko. Ang ano lang pala, maluwag yung battery terminal. So, maluwag lang pala to.
maluwag lang yan. So hinigpitan na nila ito. Okay na. One click ulit. So ipakita ko lang sa inyo. Tingnan nyo. Patindi. So inaayos nila ngayon yan. Ala, Jeep. Ala. Okay, tingnan nyo naman. Ang galing ng pagkakagawa. Inayos na nila. So, ganyan nila kamahal yung kotse ko. Ayan nila ng baboy nagawa. So, lahat ayos. And then, ayun, ito nga din. Yung kotse ng tropa natin. So, inayos din yung wiring niya. Nagpasalimutan. Major problem, wiring. Rekta boys. Sa laulang mag-wire. So, eto linya to sa compressor. Eto, linya sa compressor yan. Nirekta sa loob, para mag-switch dun sa loob. Tapos, diretso dito, eto, ang kadugto. Baboy. Na. So okay mga paps, pinagtatanggal na namin yung dashboard and lock. Oh, para anis. Pinapapunta ko nga eh. Para makita niya talaga. Okay, kaya muna. So ayan, sobrang tindi nung kotse na to. So tama yung spekulasyon ko nun na binahato. Meron na siyang mga kalawang dun sa ibabaw. Tapos meron siyang putik dito. So nakikita niyo yung mga brown na putik. Yan yung putik eh. So completely it's a trash for now. Tapos malala, ito na ang pinakamalala akong nakitang kotse na regarding sa wiring. Sobrang hindi. But anyway, sinaayos naman nila. So, at least make it to all stock or factory specs na wiring. Kasi, sample lang no guys. Itong mga wiring na to, meron tong pinaglalagyan. Ito yung OEM, no? Ayan po yung OEM. So, ang ginawa ngayon, tinanggal na nila. And then, gumawa sila ng panibagong rewiring ng buong sasakyan. Halos lahat eh. Ilaw, aircon, mga switch dito. So nakita niyo po yan. Yan o, rekta-rekta na lahat. So ibabalik dyan ng mga sa OEM. So ito yung mga socket na hindi na ginagamit. Ayan. So may mga lumang alarm din. So tatanggalin na lahat yan. Sana maging okay na siya. Sana maging maayos na bago mag-birthday yung may-ari na to. So para sa akin, parang ito na yung regalo eh. Doon sa may-ari na maayos. First car po nila to. And then ayan, na ganito sila. So walang alam sa sasakyan yung may-ari. So as in completely wala siyang alam sa sasakyan. So napag-anuhan siya na ito na lang bilhin mo. So yun, binili nila. Ang problema ayan, siyempre, yung mga nagbebenta naman eh, hindi ko naman nila lahat, pero hindi honest yung iba. So, sasabihin, okay yan, all goods yan, may aircon, ganun. So, napagsasamantalahan yung iba. So, ngayon, i-rewire nila to completely nga, yun yung project. And then, ayusin lahat ng wiring. So, nakita nyo ngayon. And then, yung video nga na to, pinapakita ko din sa kanya. Para malaman din niya. And so ayun mga paps, pauwi na ako ngayon. And yan. So sa mga bibili na second hand na sasakyan, i-consider nyo din yung hindi lang yung sa makina. Syempre dun sa wiring, lalong lalo sa mga EFI engine. So hindi maganda yung rekta-rekta. Gaya nung nangyari dun sa tropa natin. So ayun lang guys, please do like, comment, and subscribe to my YouTube channel. So, yun, para
makita pa natin yung mga maraming adventures regarding sa sasakyan. Ano ba dapat yung mga i-consider sa sasakyan? So, yun nga, yung tropa natin ay naloko sa sasakyan. So, pero ngayon, all goods, maayos na. And update, abangan natin update. Sayang guys, bili muna ako. Peace! Ingat!